So today po, I'm just going to cook what the Filipino-Chinese community calls kiampang. No? So it's just actually a Hokkien term na ibig pong sabihin ay viand or ulam at saka glutinous rice. So ang ingredients po niyan ay of course no, yung ating glutinous rice na pwede po nating lutuin sa rice cooker o kaya pwede po nating steam. Yung sa akin po, in-steam ko po yan. At hahaluan po natin ng adobo. So ito po, nakapagluto na rin po ako ng adobo, no? And then we put our shiitake mushrooms. Ayan po, na nasoko na rin. Mas masarap po kung meron po tayong Chinese chorizo, which I don't have. And then ito po yung ating onions, no? Na ifa-fry lang po natin yan until brown. So dapat po manipis po talaga yung pagkahiwa. At parang ganito po talaga yung pagka-slice, no? Yung pabilog, para mas maganda po siya tingnan, no? So, and mamaya po, paghalu-haluin lang po natin yan. So, para po siyang Chinese fried rice. So, yun lang po. Yun lang po yung kiampang. Mas maganda din po na pag naluto na, then we will top it, no? With kimchi o kaya ng green onions, but I don't have that too. So, pagtsagaan na lang natin kung ano po yung meron tayong mga ingredients dito. So, ngayon po, we are just frying, no, our onions hanggang maging golden brown po siya. Kasi ito po yung hinahalo po natin, no, sa kiampang natin, no, yung rice. So, wala pong bawang yung, ano, itong recipe na ito. Yung bawang po nandoon sa adobo, no, but the, ano mismo, yung kiampang, it's only onion. Onion lang po yung hinahalo hanggang maging brown. So, dapat po eh, palagi po nating iniikot para hindi po siya nasusunog, para maging evenly brown po siya. And I use po avocado oil dito kasi nga may high ano po siya, no, smoking point. So ngayon po, paghahalu-haluin na po natin sila, no. So unang-una po, ito po yung oil ng ginamitan doon sa aking onion, no? Fried onions. So, lagay lang po natin dyan para mas mabango po yung ating fries. Ito na pala yung ating fried onions. So, mamaya po itatopping din po natin. So, anyway, I decided po that I will use kalahati lang po ng itong shiitake tsaka kalahati niyan. Kasi po yung kanin namin, no, konti lang kasi. So, magluluto po kami ulit. Kaso lang, you have to soak kasi the, ano, you have to soak the, kailangan po kasi natin isoak muna yung, ano, yung malagkit na rice bago natin lutuin, and it will take 1 hour. So, kaya hindi po namin siya maipagsabay-sabay. Kaya, 2 batches na lang. So, kalahati lang po nito. So, lutuin muna natin yung mushroom kasi hindi po, po kasi ito naluto, no? So, we will just add like a little water para maluto po siya. Kasi po yung ating baboy eh, luto naman na yon, no? So, ito po yung ating sauce doon sa ating adobo. So, kalahati lang din po yung ilalagay ko. Yung kalahati ko para doon sa isang batch. And then, we will cook also, no? This, ano, ayan, adobo. So, kung napansin nyo po, may balat po siya, no? May nabibili naman po may balat, pero ano po siya, smoke po, smoke. Hindi, wala po yung parang fresh na baboy na may balat. Hindi po, uso dito. So, ito na po yung pinakalas, no? Hinalo na po natin, no, yung ating malagkit na rice. So, ayan, haluin lang po natin ng mabuti. So, ito na po yung ating finished product at ang pinaka-last po natin gawin. Ayan.
we will just put our onions. Ayan. So, that's it. Let's have dinner po.